Magandang araw mga bata! Masaya akong makasama kayong muli sa makabagong pagkatuto sa ating aralin. Mga batang makatao, halina, manood at matuto! Batas ang nagbibigkis sa mga mamamayan at nagpapadaloy ng wastong kaalaman. Tamang pagsunod ay isaalang-alang upang kapayapaan ay makamtan. Ako si Teacher Charity Delor Garcia na nag-aanyaya sa inyong muli na samahan ako sa isa na namang kabanata ng pag-aaral natin ng edukasyon sa pagpapakatao anim na may halong tuwa at saya upang buhay may sumigla at pag-aaral ay umunlad pa. Halina't makinig at manood upang matutunan natin ang tapat na pagsunod sa mga batas, pabansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Ang batas ay isang alituntunin na ipinatutupad sa isang bansa at maging sa buong mundo. Lahat tayo ay may tungkulin at responsibilidad na sundin ang mga ito. Masdan mo ang iyong kapaligiran. Lahat ba ay naaayon sa kabutihan natin? Ikaw at ako ay may dapat gawin upang lahat ng bagay sa ating kapaligiran ay maingatan. Dahil ang lahat ng iyan ay para rin naman sa kabutihan natin, di ba? Maging matapat sa pagsunod ng ganitong mga batas at nang ang buhay natin ay hindi mawaldas. Kaya tara na at pag-aralan na natin ang mga programa at batas na mangangalaga sa ating kapaligiran. Alam nyo ba mga bata na maraming batas, pambansa at pandaigdigan na naglalayong pangalagaan ng ating kapaligiran? Tunghayan natin ang ilan sa kanila. Wow! Ang linis ng dagat! Mukhang masarap magtampisaw! Alam niyo ba kung anong batas ang nangangalaga sa kalinisan ng ating yamang tubig? Tama! Ang Republic Act 9275 ay kilala sa tawag na Philippine Clean Water Act ay nagbibigay proteksyon upang mapanatili ang kalinisan ng tubig para sa ating mga mamamayan. Ang inyo bang komunidad ay nagpapatupad ng waste segregation katulad dito? Alam nyo ba na ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay binuo upang palaganapin ang tamang paraan ng pangongolekta at pagbubukod-bukod ng mga solid waste sa mga barangay? Mga bata, alam nyo ba kung anong hayop ang endemic dito sa ating probinsya na kabilang sa endangered species sa buong mundo? Tama! Tamaraw! Ito ay dito lang sa probinsya ng Mindoro makikita at nanganganib ng maubos. Alam nyo ba na upang palaganapin ang konserbasyon at pagbibigay proteksyon sa mga maiilap na hayop at sa kanilang habitat, at upang mapanatili ang ecological diversity ng mga ito, binuo ang Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang ganda naman dito mga bata! Alam nyo ba na may mga batas na nangangalaga sa mga lugar na pinaninirahan ng mga hayop at halaman na kakaunti na lamang ang bilang? Tama ka! Ang Republic Act 7586 o ang National Integrated Protected Area System Act of 1992 ay naglalayong protektahan ang mga lugar na kinikilalang luklukan ng mga uri ng hayop at halaman na may kaunting bilang na lamang at nanganganib ng mapuksa o maubos. O ayan mga bata! Alam na natin ang mga batas, pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Kailangan ba nating sundin ito ng tapat? Tama ka! Kailangan nating sundin ang mga ito ng may katapatan upang buhay natin ay maging maluwat. Upang subukin ang inyong natutunan sa ating aralin, halina't gawin natin ang unang gawain. Magpapakita ko ng mga larawan. Sa inyong kwaderno ay isulat ang tama kung nagpapakita ang larawan ng tapat na pagsunod sa mga batas na nangangalaga sa kapaligiran. At mali naman
Kung hindi, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para magsagot. Tara, simulan na natin! Ito ang unang larawan. Magaling! Ito ay tama. Ang pagtatanim ng punong kahoy ay nakatutulong sa ating kapaligiran. Ito naman ang ikalawang larawan. Mahusay! Ito ay tama sapagkat ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig ay mahalaga upang maging ligtas tayo sa mga karamdaman. Pumunta na tayo sa ikatlong larawan. Wasto ang iyong sagot! Ito ay tama. Lagi nating ilagay sa tamang lalagyan ang mga basura natin sa araw-araw. Ito na ang ika-4 na larawan. Magaling! Ito ay mali. Ang pangangaso o paghuli ng mga hayop na unti-unti nang nauubos ay labag sa batas. Ito ang ika-5 larawan. Mahusay! Ang sagot ay mali. Ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay mapanganib at nakamamatay ng mga isda at iba pang may buhay sa karagatan. Binabati kita! Napakahusay ng iyong ginawa! Mukhang natutunan mo na ang ating aralin. Dahil dyan, alam kong handa ka na sa ating pagsusulit. Para sa ating pagsusulit, babasahin ko ang tanong at uunawain mo itong mabuti. Gumuhit ng puso kung sa iyong palagay ay nagpapakita ito ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan. At buwan kung hindi. Mayroon kang 5 segundo bawat bilang upang gawin ito. Ilagay mo ito sa iyong kwaderno. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Unang bilang. Abala ang mga taga-barangay Masagana. Sama-sama nilang nililinis ang mga kanal upang dumaloy ng maayos ang tubig. Hindi pamahay ng mga lamok at hindi makalikha ng masangsang na amoy sa hangin. Ano sa iyong palagay ang tamang sagot? Tama! Puso ang sagot dito. Nakadaan na ang nangongolekta ng mga basura kung kaya't dinala muli ni Erwin ang kanilang basura sa likod bahay upang bukas na lamang ito ibigay. Pinalian niyang mabuti ang sako upang hindi ito mangalat at mangamoy. Sa inyong palagay, tama kaya ang ginawa ni Erwin? Kung puso ang isinagot mo, mahusay sapagkat tama ang iyong sagot. Ikatlong tanong. Upang makahuli ng maraming isda, palihim na gumagamit ng lambat na may maliliit na butas si Mang Igme at kung minsan ay dinamita. Ano sa inyong tingin ang ginawa ni Mang Igme? Tama ba o mali? Mali ang sagot, kung kaya dapat iginuhit mo ang buwan. Ika-4 na tanong. Hinahayaan ni Edwin na bukas ang bentilador sa kanilang silid kahit wala siya rito upang mapanatili na malamig ang kanyang kwarto. Kung buwan ang iyong iginuhit, tama ang iyong sagot. Isa itong pag-aaksaya ng enerhiya kung kaya hindi natin dapat ugaliin. Panghuling tanong. Tinitiyak ng bawat miyembro ng YesO ng aming paaralan na ang mga solid waste ay pinagbubukod-bukod sa tamang lalagyan. Puso ang tamang sagot! Magaling mga bata! Tunay na iisa lang ang ating mundong tinitirhan kung kaya dapat natin itong
pangalagaan ang mga batas na ginawa upang protektahan ang ating kalikasan ay dapat nating sundin at igalang upang matiyak na papapangalagaan natin ito hanggang sa susunod pang henerasyon. Para sa inyong takdang aralin, sipiin ang panuto at gawin ito ng wasto. Sumulat ng isang talata na may 3 hanggang 5 pangungusap sa inyong kwaderno na nagpapakita ng iyong maaaring gawin upang maipakita ang tapat na pagsunod sa batas pambansa na nangangalaga sa kapaligiran. Ipaliwanag din kung paano ito magagawa. Salamat sa inyong pakikinig at panonood ng isa na namang aralin na naghahatid sa inyo ng panibago at wastong kaalaman. Tiyak na marami pa kayong matututuhan sa ating susunod na kwentuhan. Hanggang sa muli mga bata, ugaliing makinig at matuto upang ang pag-aaral ay maging light at ang buhay ay may delight. Ako muli si Teacher Charity Dolor Garcia at lagi nating tandaan na ang batang nagpapakatao, masayang natututo. Laging mag-iingat. Paalam!